Hi guys! Welcome back to our channel. So today, mag-haul tayo. Mag-shopping haul tayo. So, kagagaling lang namin ni Mark sa mall this morning. So, ngayon is afternoon na. So, I decided na i-haul kung ano yung mga nabili ko. So, guys, let's see kung ano itong mga nabili ko. So, I have here from, actually this one, H&M. Ito din, H&M siya. I know sa Pilipinas meron na tayong H&M, di ba? And then, itong Susie Shear. Ito, I don't think meron tayo sa Pilipinas. I think, dito sa Canada ko lang nakita itong brand na to. So, hindi ako sigurado guys, but yeah, this is it. Ito yung mga napamili ko. So, ngayon guys, buksan na natin or ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga nabili ko. So, let's start with the big one. Ito siya. Ito ay black. I got the black jeans. Ayan, yan siya. Simple lang siya, guys. Ito siya. Hindi ko nga dito. Malikot siya. Ayan. Meron tayo dito black jeans. Ayan siya, guys. Simple lang siya. Ayan. Meron ditong pa-design na parang bulsa, pero design lang siya, guys. Wala yan. Walang butas. Ayan. Design lang siya sa front. Same with this one. Ayan. Wala siyang bulsa talaga. Design lang yung para siyang may bulsa. And then sa likod niya, meron tayong dalawang pocket dyan. Yan. Yung typical na jeans. Yan. Meron siyang pocket dyan. Tapos, stretchy siya. Yan ang nagustuhan ka dito. Lightweight at saka stretchy. Maganda tong jeans, guys. Gustong-gusto ko. Actually, nakita ko na to before. Kaya lang nagdalawang isip ako, hindi ko siya binili. So, this time, nung bumalik ako, tinry ko siya kanina at nagustuhan ko talaga siya. So, sabi ko, talagang bibiling ko na to. So, ito siya. Ang sabi dito, ito ay skinny, regular waist, ankle length jeans. So guys, I know it's ankle length, but dahil hindi naman ako matangkad, I'm sure puputulan ko to. So it's okay lang naman sa akin. Minsan tinutupi ko na siya pag dinatamad ako magputol, or may machine naman ako, mayroon akong makina. Minsan pinuputol ko siya pag sinisipag ako. Pero walang problema sa akin na medyo mahaba siya ng konti. Dahil pwede ko rin naman siyang tiklupin lang, di ba? So, ayan siya. Simple lang siya. Tapos, ito yung price niya, guys. I hope nakikita nyo. It says here, $14.99. Yan yung price niya. Tingnan natin kung magkano inabot. Kasi dito, guys, sa Canada, laging may tax pag bumibili ka ng mga damit. So, ang tax namin is 13%. So, in total, ang binayaran ko is $16.95. Yan, $16.95 ang binayaran ko. So, ang price niya is $14.99 plus 13% tax. So, ang total niya is $16.95. So, okay na din. Para sa akin, okay na yung price na yun. Kasi matagal ko naman siyang gagamitin. Kasi gusto kong brand na H&M, guys. Gusto ko siya sa mga damit. Namimili talaga ako ng damit dyan dahil okay ang quality nila. Gusto ko rin yung mga design nila. And price-wise, I don't think mahal sila. Para sa akin, okay na yung price nila sa quality ng kanilang tela, ng kanilang mga design. For me, worth naman yung kung magkano yung price niya. Para sa akin, worth it siya kung bibilin mo. So, yun lang sa akin lang naman. Kasi madalas sila mag-sale. So, napansin ko yung price nila. Kahit naman hindi sale, may mga items sila na hindi sinisale. Halimbawa, yung mga dresses. So, alam ko yan guys, kasi may mga damit din ako na galing na sa H&M. May mga formal dresses, may mga pang-apply na mga damit, bumibili ko dyan kasi gusto ko yung quality niya. At the same time, hindi siya mahal. So, yun ang gusto ko sa H&M. Like, talagang affordable yung kanilang mga presyo. Although, meron din sila mga item na talagang medyo mataas ng konting presyo. But, nasa sa'yo yan. So, meron mabibili ka na mahal. Pero kung gusto mo ng mahal, kung gusto mo naman yung affordable lang, meron din sila. Yun ang kagandahan ng H&M. May choices ka. O, di ba guys? So, yon. Kaya lagi din ako talagang pupunta sa H&M pag nasa shopping center ako. So, ito na yan. Ito yung nabili natin. And then next, ito yung bubuksan natin ngayon. Ito yung pangalawa. Yan. Ito yung pangalawang binili ko. Actually, nung unang punta ko guys, ang binili ko pantalon lang. Pero nakita ko na itong blouses nito. Pero sabi ko sa sarili ko, mag-ikot-ikot muna ako. So, umikot ako sa dalawang brand, like Uniqlo. So, but wala akong nakita sa Uniqlo. Wala akong nagustuhan. And then, pumunta ako sa Susie Shear dito. And then, nang pumunta ako dito, may nagustuhan ako ng isa. So, sabi ko kay Mark,
Before tayo umuwi, dadaan ulit ako sa H&M kasi babalikan ko yung nagustuhan kong blouse. So sabi niya, okay, before tayo umuwi. So dumaan kami. So madaling salita, ito yung una kong binili. Then bumalik ulit ako para bilhin itong dalawang blouse na ito. So guys, papakita ko na sa inyo. Ito yung una kong binili. Simple lang siya. Gusto ko lang yung kulay niya. Yan. Ito siya. Yan. Ayan siya, guys. Blue. Blue yata ang kulay nito. Parang blue. Yan. Blue yata. Parang tingin ko blue to eh. Yan. Blue siya. Ang nagustuhan ko dito, guys, is yung kanyang... Yan. Yan ang nagustuhan ko dito. Yung kanyang sleeve. Ang cute ng design. Ayun ko, nakikitan lang ako sa kanya. Yung design niya is ganyan. Sa dulo. Parang tapered siya. And same with this side. Yan. Pero napaka-simple lang niya, guys. Yan lang. Simpleng-simple lang. Ito lang yung likod niya. At ito lang yung harapan niya. Yan. Yan lang yung gusto ko. Dahil simple lang siya, yun ang gustuhan ko sa kanya. Simple lang yung cut niya at isang kulay lang. So, gusto ko yung mga ganito. Simple lang siya. Diba? Pwede ko siya i-partner again sa black na binili kong pantalon. Pwede din siya sa jeans. Diba? Pero simple lang siya. O, ganyan lang siya. So, ang price niya is... $14.99 din. Yan. $14.99 plus tax din. So, most likely $16.95 ang price ng blouse na ito. And ang kanyang tela is, let's see, kung anong klaseng tela to, hindi ko din alam, guys. Ang sabi dito is polyester and elastin. Yan. Ito lang yung nagustuhan ko sa kanya. Yung kanyang sleeve. Yeah, pag kasi kanina sinukat ko siya, nagustuhan ko siya dun nung sinukat ko siya. Simple lang. Yun lang yung mga gusto ko. Ganito. Simpleng-simple lang siya. Ayan. O, diba? Ayan. Pwede lang na pang-araw-araw, paglalabas kami, or may pupuntahan kami sa labas, pwede ko siyang suotin anytime. Yun yung mga gusto ko sa mga blouse, na pwede ko silang gamitin for any occasion. Like, halimbawa, kung pupunta lang kami sa labas para kumain sa labas, pwede ko siyang gamitin. Kung pupunta kami sa doctor's appointment, pwede ko siyang gamitin. Or may papasyalan kami na kailangan medyo formal, pwede ko siyang gamitin. Yun yung mga gusto ko. Kumbaga, versatile siya. Pwede ko silang gamitin ng paulit-ulit sa mga iba't ibang okasyon. O, diba? Yan ang gusto ko sa kanya. And then, lagyan na nga natin dito pala. Ilabas ko na nga dito. Yan. Tapos, yan. So mamaya, I'll try my best na sukatin to, guys, itong mga ito. Then, ipapakita ko na lang sa taas yung itsura niya pag suot ko na siya. Yeah. And then, may isa pa tayo nabili. Itong another blouse. Ayan. Ito naman yung pangalawang blouse na nabili ko sa H&M din. Ito siya, guys. Ayan. Yeah, may mga pabotones siya dyan. Yan, makita nyo, botones. And then, may palaso sa ilalim. Yan. Yan yung design niya. Actually, nung tinry ko to, nagustuhan ni Mark. Ako, parang medyo 50-50 pa. Dahil sabi ko sa kanya, dahil gusto ko pa mamili na ibang damit. Pero sabi ni Mark, yan talaga gusto ko. You should buy that one. So, sabi ko, gusto ko din siya, pero hindi pa talaga ako 100% sold. So, but nung sinabi ni Mark na gusto niya to, so, sabi ko, oh, bibiling ko na rin. Dahil approved ni husband. So, yan. But although, wala naman talaga siyang say pagdating sa mga damit ko. So, kung ano yung gusto ko, yun ang binibili ko. But this time, dahil gusto ko din, so nag-agree ako sa kanya, nabibilin ko na rin siya. Yan. Yan. 50-50, guys, kasi nung nakita ko to, meron na talaga akong gustong biling blouse sa isang brand na pinuntahan ko, which is Sushi Shear. So sabi ko sa sarili ko, pag hindi ako nakahanap doon, babalikan ko to. Yan. Kasi bago ako kasi, guys, pumunta sa mall today, nag-check na ako online ng mga, kasi every time meron ako, every day actually, nagsisend sila sa akin ng email kung ano yung mga bagong labas na mga damit. So, chine-check ko doon. So, nakapili na ako kung ano yung gusto kong bilhin bago pa ako pumunta sa mall. Yun nga lang, syempre, hindi naman lahat minsan available sa mall. So, kung pag ganyan, eh, wala akong nagustuhan, pwede ko siyang bilhin online or pwede ko siyang orderin. But this time, sabi ko nga, kung makakahanap ako na magugustuhan ko, bibiling ko na kasi nga talagang ayoko ng online as much as possible. Kasi nga sa size, guys, doon ako nagkakaproblema most of the time. So, this time, sabi ko, bibiling ko siya dahil gusto ko rin naman siya. Simple lang siya, guys. Yan. Yan. So, ang kanyang tela is, polyester din siya, guys. Viscose, then elastin. So, almost the same nung tela nung isang blouse. So, gusto ko din siya kasi, yan.
pwede din, madali din siyang partneran ng damit. Yeah. Kumbaga, marami kang pwedeng suotin pang ibaba. Like, pwede din siya sa jeans, pwede din siya sa black jeans, pwede din siya sa tights. Yun ang gusto ko. Dahil ngayon is winter dito, yun ang kagandahan na long sleeve siya, this will keep me warm. Yan. Kaya gusto ko din siya. Simple lang siya, di ba? Yan ang gusto ko. Mahilig din kasi ako sa mga white-white lang, guys, na mga damit. Gusto ko ang color white. Dahil nga, first, madali siyang hanapan ng pang-ibaba. And then, second, simple lang siya. Ito yung mga gusto kong mga damit, yung mga simple lang. Aside from, sabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa mga bulaklaking tulad nito. But, mahilig din ako sa mga solid colors na mga blouses. So, that's it. This one is, nabili ko siya ng $24.99. Yan ang price niya, guys. I hope makikita nyo. $24.99. So, hindi siya sale. So, $24.99 plus 13% tax. Yan ang price niya. So, sa dalawang blouse na to, from this one and this one, ang binayaran ko is, with tax na, guys, ha, $45.25. Yan. Ito na tayo sa huling bag na ating na-shopping, which is from Sushi Shear. So, sabi ko nga sa inyo, guys, ito yung brand na gustong-gusto ko din. Ito siya. Ito, Sushi Shear din to, guys. Galing din to sa Sushi Shear. Gusto ko siya kasi gusto ko din yung quality nito. Hindi rin siya ganun kamahal. At pwede ko rin siyang suotin sa maraming okasyon. So, sabi ko nga sa inyo, medyo gusto ko yung mga blouse na floral. So, of course, this time, nakabili na naman tayo. So, ito yung nakita ko, guys, at nabili sa Sushi Shear. Ito siya. Yan. Ito siya, guys. Yan. Gusto ko yung design niya. Sabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa mga floral-floral. So, ito yung nabili ko today sa Sushi Shear. Yan. 3/4 yung kanyang sleeve. Yan. Save with this one. 3/4. And simple lang siya. Ganyan lang siya, guys. Si ang tela niya is, let's see, kung anong klase ng tela nito. Ito ay, polyester din and spandex. So, warm din siya sa katawan, guys. So, ito, guys, actually, kahit summer, ginagamit ko itong mga blouse na to. Yun din ang gusto ko sa Sushi Shear. Yeah, although warm siya na pang winter, kahit gamitin ko siya sa summer or spring, nagagamit ko pa rin yung mga blouse niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga blouse na ito yung mga gusto ko. Kasi pwede ko silang gamitin ng all season. Kasi nga ito, 3/4 lang siya. So ngayon, dahil winter, okay to. Dahil magiging warm sa katawan ko. Dahil sa klase din ng tela niya, warm siya. Although pag summer, nasusuot ko pa rin siya, guys. Yeah, hindi siya yung warm na mainit sa katawan. Okay lang din siya. Kaya ito rin yung gusto ko sa brand na ito. Kumbaga, nasusuot ko siya ng iba't ibang panahon. Kumbaga, winter, summer, spring, or fall, pwede ko siyang gamitin. So, yun ang gusto ko. Plus, floral siya. Mahilig talaga ako sa floral na mga design, guys. Yan, simple lang para sa akin. And this kind of blouse, madali din siyang hanapan ng pang-ibaba. Sabi ko nga sa inyo, pwede siyang ganito, tights. Pwede siya sa black pants, sa white pants, sa jeans. Pwede mo siyang gamitin. Hindi din siya mahirap hanapan ng mga pang-ibaba. Yun ang nagustuhan ko sa mga ganitong klase ng blouse. Yan. So, ang kanyang presyo is $32, guys. $32 plus 13% tax. But dahil meron akong membership card sa kanila, this is less 10%. And then, meron pa siyang additional na less 30%. So, in total, ang binayaran ko is okay. So, less na 30%, less na 10% dahil sa aking discount, plus nag-offer pa sila ng additional 5%. So, in total, ang binayaran ko is, plus tax, from ang price niya is, sandali lang, kalimutan ko. Ito yung price niya, $32. Ang binayaran ko na lang is, $21.64. $21.64. Dahil sa mga discounts. First yung 10% discount ko dahil ako yung member, may membership card ako, plus 30%, they're selling 30% today, lahat ng items sa store is 30%, plus additional 5%. So, malaki-laki din yung na-save ko. So, okay din siya. Kaya happy ako dahil may mga discount. So, guys, sa mga ganitong store, dahil regular ako pupunta sa kanila, kumukuha ako ng mga membership card. Why? Kasi first, na lagi akong entitled ng 10%. Pag birthday ko, 40%.
And yun ang mga kagandahan, may mga freebies sila. Kumbaga, nakakakuha ka ng discount. Lalo na pag birthday mo, kasi 40% nga yung discount nila sa akin. And then for regular, like every time I go to the shop, meron akong 10% discount kahit anong bilin ko sa shop. So yun ang kagandahan. Ganun din ang ginagawa ko, guys. Meron din akong binibila ng aking mga undergarments, na aking brand panties. May membership card din ako doon. So, nakakuha din ako ng discount every time na pupunta ako doon. Yung mga ganun, guys, sayang din kasi, di ba? So, nag-apply ako, kumukuha ako ng card para magkaroon ako ng discount next time. Kasi sayang din yung mga savings, guys. So, dahil alam ko naman na for sure, pupunta ulit ako sa store na yan. Halimbawa, sa blouse, right? So, alam kong bibili ako doon lagi. So, talagang kumuha ako ng membership na card. Same with din sa aking mga undergarments. Dahil alam ko, yun yung brand na gustong-gusto ko. Hindi ko alam kung meron na sa atin yun, Lazenza. Yun yung brand na lagi kong binibili sa aking undergarments. So, meron din akong discount sa kanila. Balik tayo dito, guys. So, ito yung nabili ko. Yan. Gusto ko siya, guys. Simple lang din siya. Yan. See, basta bulaklakin, patok sa akin yan. May recept sa mga floral din, see? Yan. So, I hope guys, nagustuhan niyo itong blouse ko. Yan, dahil gusto ko siya. Yan, ito yung mga gusto ko, simple lang. Mahal lang naman ako sa mga damit. Simple lang yung mga gusto kong design. Karaniwan sa mga damit ko, makikita nyo, if it's either solid colors or bulaklakin. Yun ang mga hilig ko. Then, sa pantalo naman, mahilig ako sa jeans, blue jeans. Mahilig ako sa black pants and tights. Yun lagi kong suot. So, may mga white din ako na pants. May ibang kulay, pero hindi ko masyadong sinusuot. More on talaga ako sa black pants and jeans. Yun ang mga gusto ko. At saka yung white pala. Yun. Pero other than that, wala akong masyadong ibang kulay na sinusuot. Simple lang talaga yung mga damit na ginagamit ko sa pang-araw-araw. So, guys, I think that's it for today. I hope nag-enjoy kayo sa ating haul for today. And sana nagustuhan niyo rin yung mga napamili ko. Although mga simple lang sila. Siyempre, iba naman yung mga taste natin sa mga damit. But ito yung taste ko. Ito yung gusto ko. And I'm sure you have your own taste din. Kung ano yung prepare nyo sa mga damit na sinusuot nyo. So, may kanya-kanya tayong style sa pagdadamit. Ako kasi yung simple, yung importante sa akin yung simple, komportable, at magaang sa katawan. Yun yung mga bagay na kinukonsider ko pag bumibili ako ng mga damit. And of course, kung sale siya, mas maganda para sa akin. And that's it for today. And thank you again for watching. If you haven't subscribed yet, please subscribe. You can share this video and you can like this video if you like it. And hope to see you again in our next vlog. Bye!